kita kan orang. Pakai BBM. Salamat kami na niinday sana sa napaka-init na salubong na binigay niyo sa amin. At parang dagat ng pula at saka berde ang nakikita ko. Maraming maraming salamat. Ako po ay itutuloy ko po yung kwento ng ating Vice Presidente. Noong kanyang sinabi na siya ay nung kanya'y nagtatanong, ano ba talaga ang hangarin natin para dito sa halalan at kung tayo'y maging mapalad? Dahil napaka-importante ang aming pagsasama, kami ang magkasama, ang running mate ko, si Inday Sara. Napaka-importante. Dahil nung una kaming nag-usap, tinatanong niya sa akin, ano ba talaga ang dapat nating gawin? Ano sa palagay mo ang pinaka-importante na dapat gawin dito sa Pilipinas? At tayo ay kakain sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Kailangan natin malampasan yung pandemya. At pagkatapos natin malampasan ang pandemya, kailangan natin ibalik sa trabaho ang ating mga kapabayan para makabalik sila sa normal nilang buhay, para magpakain uli ng pamilya. Yan po ang aming inisip na sinasabi. Yan ang pinaka-prioridad sa darating na administrasyon. Kaya nung siya'y lumapit sa akin at sinabi niya, baka naman maari na magsama tayo, ay kapo, ito ang pinakamahalaga na maari nating gawin. Dahil sa ating mga pinaplano, sa ating mga iniisip kung paano natin ipapaahon ang ekonomiya ng Pilipinas, kung paano natin i-develop ang Pilipinas, kung paano natin pupunta sa summer at ipapagpatuloy ang inumpisahan ni Pangulong Duterte na build, panalakihin pa natin, panalakihin pa natin. Ngunit, napakahirap ang trabaho yan. Hindi lang ganyan, basta-basta hanggang magagawa. Sabi ko, ang kailangan na una natin gawin ay ipagsama-sama muli ang Pilipino na hindi nag-aaway, kundi nagtutulungan, hindi nagsisisihan, kung hindi ay nagkakaisa para sa ating minamahal na bansa. Kaya nung si Inday Sara ay lumapit sa akin, sabi ko, napakagandang ito, napakagandang pangyayari ito dahil ang pagsasama ng isang Marcos at saka ng isang Duterte ay isang mahalagang simbolo sa pagkakaisa ng ating bansa. Nagsama from the north, nagsama ang Marcos,
from the south, ayan ang Duterte, nakita dito sa Eastern Sama sa Borongan. Kaya sinimulaan na natin ang proseso sa pagbabalik, pagbubuklod-buklod ng ating mga kababayan. Hindi tayo makakaahon sa ating krisis kung hindi tayo magkakaisa. Kung titignan natin lahat ng krisis na dinaanan ng kasaysayan ng Pilipinas, wala tayong binagdaanan na krisis na tayo ay naging matagumpay at ito'y nangyari lamang dahil tayo nagkakaisa. Napakadali lang naman po ipagkaisa ang Pilipino. Dahil nasa ugali ng Pilipino, nasa kultura ng Pilipino ang maging matulungin, ang maging pagmapagmahal. Hindi tayo palaaway, hindi tayo naghahanap ng gulo. Kung hindi, nakikita natin pagka Pilipino, nakikita natin naghihirap, nangangailangan ng tulong, ang kapwa Pilipino ay lalapit at magpapakita ng kanyang pagkabayanihan. Yan ang ating ipagmamalaki at yan ang ating ibubuo ulit dito sa darating na halalan sa tambalang BongBong Sara.